Magandang araw! Sa video na to, gusto namin i-share sa inyo kung paano man namin in-spend yung 2 days and 3 nights namin sa Baguio at kung magkano yung total na nagastos namin sa paggala namin dito sa lugar na to. So, sana po ay ma-enjoy po ninyo ang panonood sa video na to. Please keep on watching! So, Joy Bus Executive Coach nga ng Genesis yung sinakyan namin papuntang Baguio. 830 pesos lamang per head ang binayaran namin at nag-book kami online para smooth lahat ng transaction namin. Ang departure time naman na pinili namin ay 12 o'clock, so 11:30 nagpasakay na sila sa bus. Grabe, ang una mo talagang mapapansin sa bus na to, sobrang linis, napakaaliwalas at hindi crowded. Sa gitna ng bus na to, merong washroom at ang pinili naman namin na upuan ay sa likod kasi ayaw namin ng dinadaan-daanan. At saka mas malaki kasi yung legroom pag nasa likod ka eh. Meron namang monitor for entertainment kaso wala silang pinapahiram na headset. Meron ding lagayan sa baba kaya pwede kang maglagay kahit pa yung malalaking tubig tulad dito. So bago umalis yung bus, mai-redistribute sila ng mga blanket na pwedeng gamitin para hindi tayo lamigin sa biyahe. Ito nga pala yung itsura ng banyo sa loob. Maliit lamang, sakto ka lang makakagalaw. Merong tissue, may sabon, may flush, at may maliit na sink. So far, wala naman kaming naging problema sa biyahe namin. Very smooth at wala kaming stopover. Kaya naman, from 12 o'clock in the afternoon, nakarating lang kami ng mga bandang 4:30 sa Baguio mismo. At sa wakas, after ilang oras ng pagbiyahe namin, ay nakarating na rin kami sa aming accommodation. Bali, self-check-in yung ginawa namin at binook lamang namin to sa agoda.com for only 4,844 pesos for 2 nights na po iyon. Ito talaga yung gusto ko at tina-target ko na mga accommodation kasi malinis, very homey, maaliwalas, good for 2 to 3 persons na po ito. Plus, kompleto pa po siya sa mga facilities like television with wifi and Netflix. Tapos, meron pa siyang small kitchenette dito. So, makakapili ka ng gusto mong lutuin kung ayaw mong kumain sa labas. Kompleto na rin to, pero na rin siyang kitchen tools. Pwede kang magluto. May mga baso, kutsara, plato, mga panluto. Wala ka nang hahanapin na iba. Plus, napakalinis talaga ng lugar na to. So, talagang highly recommended ko talaga tong accommodation na to sa Mieras Condotel na malapit po sa SM Baguio. Mabuti na lang nakapagdala pala kami ng mga personal toiletries namin kasi dito sa accommodation na to, isang maliit na sabon, isang maliit na shampoo at dalawang towel lamang na maliit yung pinoprovide nila. Mabuti na rin na magdala ng personal na gamit katulad ng sariling towel, sariling toothbrush, sariling toothpaste at iba pa na personal items. Nakakatuwa lang din makita na merong ganitong trash can, yung nakasegregate yung nabubulok at yung nabubulok. Very organized talaga. So ayan na nga, nung dumating kami sa Baguio umuulan, so hindi na rin kami gumalat, nagpahinga na lang kami. Bukas babawi talaga kami. Sa umaga naman, ang una namin pinuntahan ay ang strawberry farm. Magandang pumunta dito ng 8 AM habang hindi masyadong mainit yung araw at konti lamang yung tao. Sa
Sa gitna mismo ng strawberry farm ay nagbebenta ng strawberry at doon na lang kami bumili. Isang kilo ay 200 pesos lang pero pag bumili ka sa labas, 250 pesos per kilo naman. Kaya mas mura talaga pag sa loob ka bumili mismo. Siyempre mas maganda yung nakakatulong na rin tayo sa mga strawberry farmers. Mababait sila, binigyan nila kami ng free strawberries. Sarap! Sa labas naman ng strawberry farm mismo, marami na nagtitinda ng pasalubong. Ikaw na lang talaga yung mamimili ng mga pasalubong na gusto mong bilhin. Medyo nag-ikot-ikot na lang muna kami para alam namin kung ano yung bibili namin pasalubong. Kaya napansin na rin namin na medyo pricey na rin yung mga presyo ng pasalubong dito kaya hindi muna kami bumili. Tatry na lang namin bumili sa public market ng Baguio baka sakali na mas mura naming mabili yung mga pasalubong doon. Mula naman sa strawberry farm, nagtaxi kami papuntang Botanical Garden. Nagbayad kami ng 100 pesos each for the entrance. Sobrang ganda rin dito pumunta sa umaga kasi hindi pa masyadong matao at hindi pa masyadong mataas yung araw. Kaya pwede kang maglakad talaga at very refreshing din talaga yung lugar. Pati nga pala yung restroom nila sobrang ganda. May entrance to na 7 pesos per head. At okay lang naman kasi talagang malinis at saka maaliwalas yung banyo. Hindi crowded, hindi mabaho, at ang ganda rin talaga ng interior. So from Botanical Garden, nagtaxi naman kami papuntang Mines View. Pero bago kami gumala dyan, kumain muna kami sa bulaluhan. Hindi ko na pala na-videohan yung pag-order namin ng bulalo guys, pero 795 pesos yung total bill namin. Meron ng kasamang bulalo, dalawang rice, at isang pitcher ng juice na hindi masyadong masarap. Guys, hindi ko recommended na orderin nyo itong juice, tas ang candy. Mula Mines View, nagtaxi naman kami papuntang Burnham Park at nagbayad kami ng 106 pesos. Sumakay naman kami ng Swan Boat at nagbayad kami ng 250 pesos for 30 minutes na po iyon. Kung gusto mo naman magbike, pwede rin naman magtry dito for only 150 per hour na po yun. Pero sa sobrang pagod namin, nagutom kami ulit kaya bumili na lang kami dito ng juice at ng Ilocos Empanadas. Sa merienda, ang total bill namin is 170 pesos. Medyo pricey na pala yung mga merienda ngayon kaya bumili na lang kami ng isa para try namin kung masarap talaga ay hindi. At so far, masarap naman yung Ilocos Empanadas nila.
Mga bandang 6 PM, binubuksan na nila yung mga ilaw dito kaya naman mas bright talaga ang Burnham Park. Kaya lang mapapansin mo na dumadami na rin yung mga tao kaya sa oras na to parang gusto na naming umuwi. So ayan, nagluto na lang kami ng sinigang na hipon at saka ng brown rice sa gabi para hindi na kami kumain sa labas at parang sisipunin pa yata ako. So ayan, ito na yung day 3 at ang last day natin dito sa Baguio kaya talagang susulitin na talaga namin yung paggala namin dito. So hindi na kami nag-almusal sa labas, nagtimpla na lang kami ng kape at saka nagsaing na lang kami at nagluto na lang kami nung natirang itlog namin para wala na kaming masasayang na food pa. Nagtaxi kami papuntang Baguio City Market at nagbayad kami ng 74 pesos. Mas marami talagang pagpipilian dito ng mga pasalubong kesa sa Mines View at ibang bilihan dahil mas mura at mas marami mapagpipilian. Ito yung 130, 120. Susunod dyan. Kung marami kang kukunin, may bawas. Ay, sorry. Sa sungka po, magkano? Ayan, 220. Pwede sa to. Itong hawak mo? 180 to? Hindi, 200. Ah, 200. Kasama na yung share. Yung ganito po ng chopping board. 220 din yan. Sampalok. Sampalok. Ito pong ganito, ate, magkano? 280. Hindi sa 250 yan. Ito? Yan, kamagong yan. 750. Oh. Kamagong yan. Yan yung pinakamagong. Sa mga kitchens niyo po magkano? 4 pieces, 100. 4 pieces, 100. Pati 12. Po, ay, 12 pieces? Ay, pwede kang dalawa. Pati po ba dito sa mga kitchen na letters? So nagbas na lang pala kami nung umuwi na kami, 14 pesos lang naman. Napagod na rin kami at medyo nagutom. Ewan ko ba, bilis namin magutom ngayon. Pagkaba namin ng SM Baguio, nakita namin tong Goto House na to. Opposite lang to ng SM Baguio mismo, kaya naman hindi na kami ng dalawang isip na itry yung restaurant na to. So umorder nga kami ng special Goto with tokwa at ang arroz caldo at dalawang tubig. So yung total bill namin is 265 pesos. Yung udo. Hindi nalaga namin in-expect na sobrang dabi at sobrang sarap pala ng lugaw dito. Kaya naman naubos namin talaga, wala kami talagang tinira, promise. Bago naman kami umuwi ng Manila, ay dumaan muna kami ng SM Baguio para mamili ng pasalubong. Ang una naming binili ay itong raisin bread na nagkakahalaga ng 308 pesos each. Napakasarap talaga ng tinapay na to at highly recommended din. Binili namin to sa Baguio Country Club sa ground floor ng SM Baguio mismo. Isa pa naming hindi pinalagpas ang Chef Nuts Cronuts na talaga namang recommended ng mga ibang vloggers. 50 pesos lang ang bawat isa nito, so bumili kami ng tatlo dahil may promotion sila na 3 pieces for only 140 pesos para na rin matry namin yung iba't ibang flavors na masasarap.
Siyempre, nag-try na rin kami ng Benguet Coffee, yung authentic coffee ng Baguio mismo. Binili namin to sa Cafe Agamang for only 100 pesos. So ayan na nga, hindi na kami makapaghintay at kinain na namin yung cronuts na binili namin bago kami umuwi ulit ng Manila. Paglabas namin ng SM Baguio, sumakay na kami agad ng bus at 12:51, sakto, alauna aalis yung bus na nabook namin. At ayun na nga, saktong 1 PM kami umalis ng terminal dito. Thank you for watching! See you again!